sasama. Pwede ba, Cody? Galit na sad ko rito. Hindi pa rin kami sumunod sa kanya. Umuwi kami sa mansyon pero ang loko. Pumunta dito sa mansyon at bitbit halos lahat ng mga kaibigan niya. Zora, ano pwedeng gawin ko? Gusto ko makuha ang mga bata. Ano yan naman ni Cody? Nangingit-ngit naman ako sa galit. Talagang kumpleto pang dala-dala niya. May lawyer at may pulis. Si Ate Jane ay pulis to. Si Ate Zora naman ay abogada. Well, ayaw mo bang makuha ang ina? O ang mga bata lang? Nakangising tanong ni Ate Zora. Gigil na gigil na talaga ako sa Koreanong to. Kung pwede kasama rin ang ina, baka kasi masalasihan ako. Sagot naman ni Cody sabay tingin sa akin. Ang kapal ng mukha. Bayad muna si. Alam mo naman ang policy ko. Payment first. Saad ni Ate Zora at kumindat pa sa akin. Damn, sobra-sobra ng binayad ko sa'yo, Zora Lara. Napairap naman ako. Kung pwede nang pag-usapan niyo na lang to, ikaw naman, Cody. Konting effort lang naman, hindi kaagad-kaagad na kukunin mo yung mga bata. Giit na saad ni Ate Jaida. Mabuti pa si Ate Jaida, naiintindihan niyang sitwasyon ko. Yeah, tama si Jaida. Ang mga batang kawawa, niipit sila sa sitwasyon yung dalawa. At Ali, bigyan mo ng chance ang asawa mo kahit para lang sa mga anak ninyo. Mahabang litanya ni Kuya King. Hindi anak ni Cody ang triplets. Inis na saad ko naman. Lahat sila napatingin sa akin. Kinagat ko naman ang aking ibabang labi. Tagos na tagos sa mga titig nila sa akin. Ang mga mata, check. Ilong, check. Labi, check. Kulay ng balat, check. So Team South Koreanong opa talagang triplets. Saad ni Ate Jay na nakangisi ito. Napanguso naman ako. Huwag na umabot sa DNA test, Ali. Hindi mo mapagkakailang kalahi talaga ni Opa Cody ang triplets. Saad naman ni Ate Celine. Sana po maintindihan ninyo ako. Iniwan niya ako noon. Halos lugmok na lugmok ako. Tapos ngayon, parang wala lang sa kanyang nangyari noon. Nangihinakit na sumbat ko. Huwag masyadong maarte, Ali. Baka mamalayan lang namin may kapatid ng triplets. Sagaling pa naman magtatlong puntos siyang si Opa. Saad ni Ate Lara, na bigla lang sumulpot ito. Halos lahat sila'y nasa panig ni Cody. Why not? Kaibigan nila ito't inaasahan kong kakampi niya to. Bakit hindi niyo subukang magsama ulit? Alam ko naman, Ali, na may pagmamahal ka pa kay C. Saad naman ni Ate Jaida. Napabuntong hininga naman ako. So okay na ba? Ikaw, Ali, hayaan mo na gampanan ni Cody ang pagiging ama niya. Ikaw naman na tukmol ka, ayusin mo ng buhay mo. Ani yan ni Ate Lara. Lumapit naman sa akin si Cody. Uuwi na tayo sa bahay. Ani yan na nakangiti na ito. Lalo namang kumukulong dugo ko dito. Umuwi ka na mag-isa mo. Bulyaw ko. Akala ko ba okay na tayo? Ani at niyapos ako. Napanganga naman ako. Agad ko naman itong tinulak. Para sa mga bata lang, pero sa atin tapos na. Gigil na saad ko dito. Huminga muna ako ng malalim. Pinakalma ko muna sarili ko. Kung hindi lang nakakahiya sa mga kaibigan ni Cody, kanina ko pa ito pinalayas. Pwede mong isama muna ng triplets pero kasamang yayan nila. Dito muna ako sa mansyon titira. Mahina hong sad ko rito. Hahanapin ka nila kaya dapat kasama ka rin. Aniya sa akin. Ang dami mong palusot si. Kung ayaw sa santong dasalan, idaan sa santong paspasan. It's simple. Tapos. Sad ni Ate Jane. Konsentidor talaga ang mga kaibigan ni Cody. Una na akong umuwi, baka hanapin ako ni Royce. At matanda na pati kayong dalawa. Cody and Allison, kung kaya pang ayusin, ayusin nyo na para sa mga bata. Saad ni Ate Jaida at umalis na to. Tumayo na rin si Kuya King at inila si Ate Zora. My King, saglit sisingilin ko pa si Cody. Sigaw ni Ate Zora. Paligayahin mo na lang ako at dobling ibabayad ko sa'yo. Ani naman ni Kuya King. Si Ate Jay naman sumunod na rin ito kay Ate Jaida. Si Ate Lara, nasa kusina at kumakain kasama si Kuya Renz. Baby, malambing na tawag sa akin ni Cody. Masama ako naman itong tiningnan. Pwede mo nang isama mamayang mga bata. Bukas ko na sila pupuntahan. Seryosong sad ko rito. Napabuga naman ito ng hangin. Okay, alam ko namang hindi ka tatakas. Hindi mo kayang iwanan ng triplets. Whatever, Cody. Alam ko hindi ko na siya maiwasan. Gusto ko rin tuloy ang makilala mga batang kanilang ama. Kahit hindi magandang aming nakaraan, ayoko silang idamay sa gulo namin. Gusto kong bigyan ng tahimik na buhay ang mga to. Maghapon na sa bahay lang ako, pilit kong binaliwala ang lungkot dahil namimiss ko na kagad ang triplets.
Kasalukuyang nasa pool ako at naliligo. Gusto kong i-relax ang aking katawan. Ma'am Ali, nandito po si Sir Michael. Saad na katulong. Nagtataka naman ako. Akala ko ba, pupunta siya sa bahay nila Ate Mika at Kuya Dex. Ali, hey, akala ko ba pupunta ka sa birthday ni Ate Mika? Hindi na, kinuha na palang triplets. Seryoso mukha niya nakatitig sa akin. Yeah, bukas pupuntahan ko sila. Agad naman itong naghubad at tanging boxer lang ang suot. Lumublob ka agad to sa tubig. Agad din itong umahon. Lumapit si Michael sa akin at marina kong hinilikan sa labi. Michael, I love you. But I prefer to let you go. The kiss need a complete family. Masaya na ako makikita na kay Sika babagsak. I know, mahal ka niya. Yumuko naman ako. May kasalanan siya sa akin. Hindi basta-bastang mapapatawad ko siya. Di, nasaad ko naman. You have to listen to his side. Baka may reason siya kung bakit niya yung ginawa. Okay? Malambing na sagot naman ang binata. Paano ka? Mangiyak-ngiyak na tanong ko naman. Sanay na ako mag-isa. Don't worry. Kaya ko na sarili ko. Basta ayusin mo munang buhay mo, Allison. Tumango naman ako at niyakap ko to ng mahigpit. Thank you, Michael. You're always welcome. About naman sa pagkamatay ni Gerald, let me handle this. Pagtuunan mo munang pamilya mo. Hindi pwede. Natatarantang saad ko dito. Allison, delikadong pinapasukan mo kung may involved na grupo to. Baka pati mga bata madadamay. Trust me, okay? Wala rin akong magawa kung hindi sundin ito. Kinagabihan, agad din akong pumunta sa dating bahay namin ni Cody. Alam kong hindi mo ako matitiis, misis ko. Ani yan ni Cody pagkakita sa akin. Ali, umuwi ako sa bahay para makasama ko mga bata. Bumuko din ako sa sariling silid ko. Ang triplets naman kasakasama ni Cody sa kanyang silid na dating silid namin noon. Aalis ako, pupuntahan ko lang si Michael. Sad ko rito't sinadyang diniina ng pangalan ni Michael. Nakakunot naman ang kanyang noong nakatingin sa akin. Saan kayo pupunta ni Gamboa? Galit na tanong niya sa akin. Tinasan ko lang to ng kilay. Wala ka ng pakialam, Mr. C. Alagaan mong triplets para makabawi ka naman sa pagkukulang mo sa kanila. Inirapan ko to't tumalikod na. Actually, sasamahan ko lang si Michael sa isang hideout. Sabi niya kasi may alam na siya kung saan naroon si Jason. Yes, nandito sa Pilipinas ang matali kong kaibigan na akala ko na nipatay na to. Doon ako dumiretso sa meeting place namin, malapit to sa restaurant ni Royce Walton, na asawa ni Ate Jaida. Dito mo nalang iwan ang kotse mo, Ali. Mamaya dito kita ibababa. Saad ni Michael sa akin. Sige, agad ko naman kinuha ang dalawang baril na nakatago sa likuran ng kotse ko. Aanin mo yan. Nakakunot ang noon na tanong sa akin ng binata. We need this. Hindi natin alam kung anong pupuntahan natin. Seryosong sagot ko naman. Wala rin itong nagawa kung hindi pabayaan ako. Malayo-layo rin ang binyahe namin. Maraming pasikot-sikot na daan. Nakarating kami sa liblib na lugar, isang malaking warehouse. How did you found out about this place? Tanong ko kay Michael. I have many connections. One of my private investigator told me na nasundan niya dito si Jaisal sa lugar na to. Napubuntong hininga naman ako. Wait me here, Michael. Ako lang ang papasok. No, are you crazy? Sasama ako. Tiningnan ko naman ito. Babalik ka agad ako. Kapag wala pa ako in 15 minutes, sundan mo na ako. Sad ko naman sa binata. Wala itong nagawa ko hindi sundin ako. Dali-daling pumunta ako sa likod. Doon na ako dadaan. Magaan at mabilis ang bawat galaw ko. Hawak-hawak ko naman ang baril. Maraming tauhan ang nasa palibot pero nakalusot pa rin ako. Tamang-tamang umalis ang isang bantay sa likuran ng warehouse kung saan mayroong maliit na pinto. Pagpasok ko sa loob, namangha pa ako sa sobrang ganda sa loob ng warehouse na to. Paliko na sana ako na may narinig akong nag-uusap. Agad naman akong nagtago sa gilid ng pader. Kailan ka babalik sa US, Jaisal? Napapikit ako bigla sa narinig ko. Pasimple akong sumilip. Ate Jill, magkasama sila ni Jaisal? What? Ibig sabihin, matagal din na nagsinungaling si Ate Jill sa akin. Nalumo lalo ako sa nalalaman ko. Agad naman akong lumabas sa tinataguan ko na makalampas ng mga ito. Naglakad-lakad ako patungo sa itaas. Bawat silid binuksan ko. Wala namang kakaiba dito. Kompleto sa gamit dito lalo ng isang silid na puno ng medical machine. It's not a literary warehouse. Parang bahay na rin ng loob. May isang silid na bukod tanging kulay ng pinto. Dahan-dahan akong lumapit at pinihit ang seradura. Pagbukas ko, tunog ng aparato ang bumungad sa akin.
Laglag ang pangang nakatingin sa lalaking nakahiga na puno ng aparato. God, halos hindi ako makahinga. Dahan-dahan akong lumapit dito. Hindi ko maiwasang umiyak habang papalapit ng papalapit dito. Nanginginig ang kamay kong hinawakan ang kanyang mukha. All these years, binabangungot ako sa mga pangyayari. Sinisisi ko palaging aking sarili. Kung sino-sinong pinaghihinalaan ko. You are alive. Impita kong napaiyak. Napatingin ako sa mga aparato na nakakabit sa kanya. Ibig sabihin, matagal na siyang nakaratay dito. At ibig sabihin, alam ni Ate Jill ang lahat ng to. Huminga muna ako ng malalim. Masaya ako dahil hindi ka talaga patay. Alam mo ba buong buhay ko, sinisisi kong sarili ko. Pero ngayon nabunutan na ng tinik ang aking dibdib. Hinaplos ko naman ang mukha niya. May pekla to sa braso na tanda na nasunog to. Magpagaling ka. Naghihintay ng matalik mong kaibigan. Ngumiti ako at tinalikan to sa noo. Dali-daling lumabas ako ng silid at doon pa rin ako dumaan sa likuran. Kung nakapasok ako ng matiwasay, ganun din ang paglabas ko. Muntik na nga sumunod si Michael sa akin dahil nakasalubong ko na to. Dam, akala ko na paano ka na. Galit na sad niya. Nagkibit-balikat lang ako. Kahit siguro mahuli ako, hindi naman ako sasaktan. Of course, kaibigan ni Michael si Ate Jill at matalik na kaibigan din ito ni Cody. Anong nakita mo doon? Tanong ng binata sa akin. Yeah, nandun si Jaisel. Hindi pa ang tamang oras para makita kami. Masayang saad ko dito. Nagtataka naman ang binata sa reaction ko. Let's go. Aya ko dito. Medyo magulo pa rin ang isip ko. Palaisipan sa akin ang lahat. Si Ate Jill din kaya ang tumulong kay Jaisel? Sino ibang kasabwat niya? Kailangan kong malaman kung sino-sinong kasabwat ni Ate Jill. Pagdating namin sa lugar kung saan iniwan namin ang sasakyan ko, nagulat pa kami ni Michael dahil nandoon si Cody. Hindi lang siya, kasama si Kuya King, Kuya Casper, Kuya Damian at Kuya Briggs. Ali? Galit ang mukha ni Cody. Napairap naman ako. Oh, ang lakas naman ng pang-amoy mo si. Hanggang dito nasundan mo pa kami ni Allison. Nakangising sad naman ni Michael. Putang ina, asawa ko yung Gamboa. Malamang, masusundan ko amoy niya. Narinig ko naman ang tawanan ng mga kaibigan ni Cody. Unfortunately, kaibigan din ni Michael sila Kuya Casper. Nakasimangot naman akong lumapit sa kotse ko. Nag-sex ba kayo, putang ina? Nagwawalang saad ni Cody. Masama ko naman itong tinignan. Kung ano-ano nalang pumapasok sa utak niya, palibhasa gawain niya to. Kung nagtalik man kami, wala kang pakialam. Inis na saad ko naman. Buti nalang tahimik ang mga kaibigan niya. What? Nag-sex kayo? Mangiyak-ngiyak na tanong niya. Napalunok naman ako. First ko nakitang napapaiyak ito, napatikim naman si Kuya Casper. Bro, tawag ni Kuya Casper at tinawakan ang balikat ni Cody. Shit, sigaw naman ni Cody at sinugod ng suntok si Michael. Agad naman nilang pinaghiwalay ang dalawa. Hawak-hawak ko naman ang aking dibdib. Pistik ka, Gamboa. Alam mong asawa ko pa rin si Allison, pero putang ina, pinakaalaman mo to? Nagpupuyo sa galit na sigaw niya kay Michael. Stop it, Cody. Ngayon alam mo na kung anong nararamdaman ko sa ginawa mo sa akin. Iniwan mo ko noon. Si Michael at Zekery yung nasa tabi ko hanggang naisilang kong triplets. Nanghihinakit na sumbat ko dito. Lumapit naman si Kuya King sa akin. Listen to his explanation first. May dahilan ang lahat, Ali. Saksi kami kung paano naging miserable ang buhay ni Sin noong umalis ka rin. Yumuko naman ako. Napatingin kaming lahat sa isang sasakyan na humarurot papunta sa amin. Napapikit naman ako sa alikabok. Bumukas ang pintod, bumabang napakagandang babae na parang kaidaran ko lang ito. Nanlalaki pang mga mata ko dahil may bitbit itong rifle. Punyeta ka talaga, Casper. Sinong babaeng sinasabi ni Ate Zora na tinatagpo mo dito? Galit na bungad ang babae kay Kuya Casper. Shit, nanay. Wala akong babae. Sinamahan lang namin si Cody para bawiin ang asawa niya. Natatarantang sagot naman ni Kuya Casper. Napataas naman ang kilay ko. Shit, baby Charisse. Ibaba mo yan. Baka mayaman kami. Sad naman ni Kuya Briggs. Huminga naman ako ng malalim at lumapit ako sa babaeng Charisse ang pangalan. Hi, I'm Allison Montanasi. Pagpapakilala ko dito. Oh, hi. I'm Charisse Hamilton. Asawa ng hinayupak na to. Ani yan na kinurot pa si Kuya Casper sa tagiliran. Can I borrow your gun? Nakangiting pakiusap ko kay Charisse. Nalalaki naman ang mga mata ng mga lalaki. Sure, Allison. And by the way, can I invite you on other day if you're not busy?
Nakiting saad niya. No problem. Dadalhin ko na rin ang triplets ko. Wow, I bet ko yan. Dalhin mo rin si Cody at siyempre lahat ng mga kaibigan ni Tatay Casper ko. Matamis ang ngiting saad ni Charisse. No, sabay-sabay na sagot ng mga boys kahit si Cody, natataranta rin ito. Nagtataka naman ako sa reaksyon nila. Humarap naman si Charisse kay Michael. Ay, ikaw din Mr. Poggy, sumama ka rin ha? Saad ni Charisse kay Michael. Nanay naman, wag mo nang idami si Gamboa sa kalokohan mo. Inis na saad ni Kuya Casper. Kinulbit ko naman si Charisse. Thank you Charisse, napakabait mo pala. Pupunta kami kisasama kong asawa ko. By the way, mauna na akong uuwi dahil naghihintay ng triplets. Nakangiting saad ko dito. Ay sige Allison, salamat. Lumapit naman ako kay Michael at pinahiraman dugo sa kanyang labi. Thank you Michael, umuwi ka na. Pagpapaalam ko't dinampian ito ng halik sa gilid ng labi. Bigla namang may humigit sa aking braso. Uuwi na tayo. Galit na saad ni Cody sa akin. Kinasa ko naman ang rifle at tinutok sa kanya. Umuwi ka na mag-isa mo, di inasaad ko. Matras naman to. Kahit na mga kaibigan niya bigla lang umalis sa kotse ko, nakasandal ang mga to. Wow, ang astig mo talaga Allison. Pumapalakpak na saad ni Charisse. Ngumiti lang ako at binalik sa kanya ang rifle. Agad naman akong sumakay sa kotse ko at pinaharuruto ng mabilis. Sumilay naman ang ngiti sa aking mga labi. Priceless. Ali, gumayak na lang dyan Cody at pupunta tayo sa bahay nila Charisse at Kuya Casper. Tamad na saad ko dito. Hindi mo ako naintindihan Ali. Hindi mo pa totally kilala si Charisse. Ano yung napakamot sa ulo? Tamad ko tong tiningnan. Kung ayaw mo sumama, walang problema. Si Michael kasama naman namin. So hindi ka naman kawalan? Sasama ako. Bakit ba lagi mo nang sinasambit ang pangalan ng lalaking yan? Galit na sigaw niya sa akin. Dahil mas importante siya sa buhay ko. Baliwala kong sagot naman. Napatigil naman ito at napansin ko naman ang biglang pananahimik ni Cody. Tumawag naman si Michael sa akin na dumiretso na siya sa bahay nila Charisse at ang loko, sinama pa si Zekerio. Wala kaming imika ni Cody sa sakyan, ang triplets naman nakahiga ito't nadede. Pagkarating namin sa bahay ni Charisse na hindi ko rin ako inimikan. Kasakasama rin namin ang dalawang yaya ng triplets. Sa pinto pala nakaabang na si Charisse sa amin. Ay bongga, ang gagwapo ng anak ninyo. Napangiti naman ako, ang gwapo rin namang anak ni Charisse. Curvy Kaiser and Dust Kamir. Gosh, kamukha-kamukha ni Kuya Casper ang mga anak niya. Tapos ang kambal, super gwapo talaga. Yung Dust, both Charisse and Casper mukha niya. Buntis pa ako, hoping babae na to. Nakangiting sa niyang kinanganga ko naman. Hindi naman halatang bumubuo sila ng basketball team. Halina kayo? Ay bakit ganyan ang mukha ni Cody? Tanong ni Charisse sa akin. Ayaw niya daw pumunta dito kaya ganyan ang mukha niya. Saad ko naman. Nakataas naman ang kilay ni Charisse. Pagpasok namin sa loob, nagsipagtakbuhan naman ang triplets dahil nakita nila si Daddy Michael nila. Lalo namang sumama ang mukha ni Cody. Hi Nanay Charisse! Sigaw naman ni Zekerio sa akin. Napangiti naman ako. Namiss ko rin ang lokong to. Bihiran to nagpapakita sa akin. Lumapit naman si Zekerio sa akin at akmang yakapin agad naman ang marap si Cody dito. Ang malas mo na sumama ka pa dito. Sad naman ni Cody kay Zekerio. Ngumisi naman si Zekerio. Bakit malas bro? Ang swerte ko nga dahil nandito si Nanay Charisse ko. Napahirap naman ako kay Zekerio. Sumunod na lang ako kay Charisse sa kusina. Anong lulutuin mo? Tanong ko dito. May tatlong katulong naman na tumutulong kay Charisse. Doktor ka pala, sad ko habang tinutulungan tong ilabas sa freezer ang mga lulutuin. Yeah, pangarap ko talaga yan. Ikaw? Nakangiting humarap to sa akin. Teacher, I like kids. Simpleng sagot ko naman, napatigil ako saglit dahil sa isang supot ng plastic na laman ay salagubang. Lulutuin mo? Tanong ko kay Charisse. Yes, you know, masarap naman ang exotic food. Sabay kindit niya sa akin, nagkibit-balikat lang ako. Nakakain ka na ba ng mga exotic food, Allison? Nakangising tanong niya sa akin. Yeah, already. Sagot ko naman. When I was just in the underground, I went through a lot of course. One of them are exotic foods. Wow, me too. Natuto akong kumain dahil kay Ate Lara. Natatawang saad ni Charisse. Anong gagawin natin sa salagubang? Tanong ko habang hinuhugasan ko to. Fried. Then yung karne ng ahas naman, lutuin natin sa gata. Napanganga naman ako. Seriously? Bakit exotic na pagkain ang pipakain sa amin? Don't worry, Allison. Ang mga boys lang ang kakain yan. Mahina naman ako napatawa. Ang daming kalokohan ni Charisse.
Kaya palang sabi ni Cody kanina ang malas na Zekerio na sumama to kay Michael. Nagluto din kami ng ibang potahe, of course, kahit paano naawa din ako sa mga boys. Manang, pakiready na yung mga food sa table, din mga bata kayo na munang mag-asikaso. May mga food silang niluto namin ni Allison. Ani yan ni Charisse na nag-aayos ng mga plato. Tawagin ko lang sila. Sad ko kay Charisse at pinuntahan ng mga to sa garden. Ang triplets naman kinuha mga katulong. Boys, lunch is ready. Sigaw ko sa kanila. Pasimple naman akong ngumiti. Si Zekeri at Michael lang yata nakangiti sa akin. Samantalang si Kuya Casper, Kuya Damian, Kuya Briggs at Kuya King nakasimangot na mga ito. Nanay Charisse, kanina pa akong gutom. Siguro masarap ang niluto nyo. Masayang saad ni Zekerio. Kahit ubusin mo yan, Ferrari. Parang awa mo na, lamunin nyo lahat ni Gamboa yon. Saad naman ni Briggs. Napailing naman ako. Sa reaction pa lang nila, talagang nakakain ng mga to ng exotic food. Pagdating namin sa kusina, nauna pang umupo si Zekerio at nagsandok ng kanin. Manang, ang ulam po. Nakangiting saad ni Charisse. Umupo naman ako sa tabi ni Cody, blanco lang mukha niya na nakatingin sa akin. Ako nang maglalagay ng kanin sa plato niya. Si Michael nasa kabila ko to, kaya nilagyan ko rin to ng kanin. What hell is this? Sigaw ni Zekerio. Shit, baby Charisse, ano to? Sigaw naman ni Damian. Crispy fried sa lahagubang, masarap yan at malinis yan ah. Ani yan ni Charisse at nilagay ang ginitang ahas. Napansin ko na parang naduduwal si Cody, si Michael naman panayang punas ng kanyang pawis. Is a snake. May hinang saad ko sa kanila. Ayoko, ayoko niyan. Hirap na saad ni Kuya Damian. Napahilot naman ako sa aking sentido. Kumuha ako ng plato at naglagay ng konting ginata ang ahas sa aking plato. Masarap, tama lang ang anghang. Nakangangan naman ang mga lalaki nakatingin sa akin. Kumuha rin ako ng salagubang at kinain din ito. Akala ko bang mga assassin, wild train sa lahat ng bagay? Saad ko sa mga lalaki. OMG, ibig sabihin, assassin ka, Allison? I mean, pumapatay ka rin? Kumikisla pang mga mata ni Charisse. Believe din ako kay Charisse, parang normal lang niya sambitin ang salitang pumapatay. Yeah, lalo ng mga lalaki maluloko. Una kong ibabaon sa hukay. Sad ko't isa-isa silang tinignan. Now eat, mautoridad na utos ko sa kanila. Hamilton, putang ina, ikaw ang kumain yan. Galit na sad naman ni Zekerio. Tumayo naman si Charisse at pumunta sa taas. Pagbalik niya may bitbit tong rifle at agad binigay sa akin. Tutal, sanay ka ng bumaril. Saad ni Charisse sa akin, si Michael ang unang kumuha ng salagubang at rinig pa namin ang tunog ng kanyang pagmuya. Ako nang kakain ng lahat ng yan, saad ni Cody. Napatingin naman kaming lahat sa kanya. Kakainin ko lahat ito para patunayan ko lang sa iyo, Ali, na mahal kita. Napaiirap naman ako. Talaga lang ha? Nakangising saad ni King. Tumayo naman si Kuya Casper at kumuha ng malamig na tubig. Ganyan dapat bro, kaya mo yan. Nakangiting saad ni Kuya Briggs. Napapailing naman si Michael, nakatitig naman si Cody sa akin. Nababanaag kong lungkot ng kanyang mga mata. Kainin mo, baka sakaling mapatawad kita. Saad ko dito.